morning. Ngayon ay Monday, September 21. So, shoutout ko lang RGTV ng Masbate, ha. Binalikan na kita. Sinubscribe ko na yung channel mo. At saka yung taga Dubai, nalimutan ko lang yung pangalan. Mamaya ililista ko yung mga i-shoutout ko. Nandito pa kasi ako sa sasakyan, pauwi pa lang, service out of duty na. Past 8 ng umaga. So pasensya na, ha. At medyo puyat sa trabaho, eh. Ngayon, pag dating ko sa bahay, i-shoutout ko ang mga pangalan ng mga sa akin, nag-subscribe. At ililista ko, gagawa ko ng listahan. Yung mga nag-subscribe sa akin, huwag kayong bibitiw. Sama-sama tayo. At dikit-dikit tayo, hatakan pataas. Walang hatakan ng pababa. Kagaya ng sinabi ni John Ingiro, na isa sa mga idolo ko, na maghatakan pataas. Ang ganda nila mag-advise. Magaling. At si Jocelle, nalimutan ko lang yung mga name, ano, hindi ko na mamemorya. At kahapon hindi nga ako nakapag-upload kasi nga antok ako, at saka siyempre night shift ang trabaho ko, 12 ng gabi hanggang 8 ng umaga. So ngayon magagawa ko siguro, dahil siyempre kailangan ko din i-condition yung katawan ko, na mamaya kasi duty ako. This week wala akong magiging day off, eh. So mag-holiday pa dito sa Wednesday, National Day nila. That is September 23. Instead na day off ko, ay mag-duty ako. Pinag-duty ako. Sayang din kasi, nanghihinayang din ako. So ipapasok na lang sa bakasyon ko, idadagdag. Sa lahat ng mga vloggers, nananawagan ako. Yung inyong mga senior citizens na relatives na may mga cellphone, para din sa kanila yan. Mapapractice sila, magigising yung mga nerve nila, yung parang exercise nila, may enjoy pa sila. Kung pwede, turuan ninyo. Yun lang ang aking maisishare sa mga nagbablog, na tulungan natin yung ating mga olds, instead na medyo na ano silang maglakad-lakad, magpainit, magbibilad, hindi sila nakakalabas ng bahay dahil nga sa nangyaring pandemic. So isa sa mga dapat nating isipin, na paano ba sila makaka-survive sa mga nangyayari ngayon sa mundo. So naisip ko lang naman na i-share sa inyo, na siyempre senior citizen din ako, na malakas sa katawan yung ganyan, may hawak na cellphone, nakikita nila yung sarili nila, nagbo-broadcast sila, kung ano yung mga nakikita nila sa kapaligiran nila, ayun ang masasabi nila. At baka mas magagaling pa din yung kanilang mga content, hindi natin alam. Kaya nga, depende din sa kanilang chandra. Ika nga, tulungan natin, atakin din natin silang pataas para sama-sama tayo lahat. Yun lang, kaso hindi din ako, at saka isa pa, gusto ko magtanggal ng face mask. Hindi, ang hirap kasi magsalita ng may face mask, kaso problema nga dito, pag nagtanggal ka, makitaan ka ng hindi mo alam, nakakasabayan ng sasakyan, pulis pala, parahin yung sasakyan, mahirap dito, ikukulong ka, i-deport ka, napakahirap ng ano. Kaya lahat ng bagay ay nagpapakumbaba lang, pakikisama. Yun lang. At saka sa mga inabot ng lockdown, makakabalik ho kayo dito. Nag-ano na sa Saudi Gazette, start ng September 21, ngayong araw na to, mag-inform na lang kayo sa upshare.com, or pumunta kayo ng Saudi Embassy dyan sa Pilipinas,
para alamin ninyo kung ano yung rules ng pag-i-issue ng extension ng visa. Hindi ko lang alam ang sa airline ticket. Yun lang ho ang mai-share ko sa inyo sa mga OFW na inabot ng lockdown. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kapit lang at prayer lang. Dasal lang. At talagang ganun kasama sa lahat ang yung pagsubok sa buhay. Matatapos din ang lahat. Prayer lang tayo. Muli nananawagan ako sa mga vlogger na sayang ang opportunity ng mga senior citizen na pwede din silang maging vlogger. At syempre pa, matutuwa kayo pag nakikita nyo kung ano yung mga reaction ng mga olds. Syempre, kanya-kanyang gimmick din yan. Kasi nagbo-broadcast sila. Yun nga lang, pagpasensyahan natin o ako, lahat tayo ay magpasensya kung sakasakaling hindi man sila tumitingin sa camera, na tumitingin sila doon sa ibang bagay na nagsasalita o gumagawa ng sulat na sinasabi nila. Siyempre mahirap mag-isip kung ano yung nasa isip siyang nasasabi. Ganun lang naman. At malaking tulong ito na pagbablog. Hindi natin alam mamaya sa daan o kung ano, diba, nakakakuha tayo ng dapat nating ma-broadcast. May mga aksidente na mga nangyayari o sa mga kapaligiran. So, sa mga vlogger, maraming salamat sa inyo sa mga nagbigay lakas loob na para tulungan. Walang matanda, walang bata, basta lahat. Sama-sama tayo. Yun lang. At para may pakinabang ang cellphone, hindi lang Facebook, hindi lang manood ng movie, mag vlogger na kayo, diba? At total September na, October na, November na, December na, magpapasko. Hindi pa nga natin alam dahil quarantine nga ang Pilipinas, hindi natin masasabi kung kailan na mababalik sa normal kasi wala ngang cure, ano? Diba? So, malaking bagay ito na nagbablog ka at pwedeng lumakas ang katawan mo, matatanggal ang stress mo sa katawan, sa isip mo, marirelax ka. Ini-invite ko lahat ng mga kung sino yung gustong mag-vlog. Sige na! Kagaya ng sinabi ni Hooper Duper. Uber, magkikita din tayo. Antay lang. Hindi pa sa ngayon. Tatapos tayo ng kontrata, siyempre. Tsaka more power kay Jopper Sniper. Sa lahat ng mga iyong naging tao, good luck. More power sa lahat. More blessing sa mga subscriber ni Hooper Duper. Silang una kong nakita at si Jopper Sniper. Pasensya na kayo sa akin kung nabubulol-bulol din ako magsalita. Ganito talaga pag may edad na. Okay, maraming salamat sa inyo. At ito, malapit na sa uwian. Ito, nakaliko na. Tatlo lang kaming pasaheros. Mamaya ay mag-upload ako ng gagawa ako ng isang adventure na pagdating sa bahay para nang sa ganon eh. Ika nga eh pa, hindi naman actually organic or pampaginhawa sa ating katawan, sa mga ating nararamdaman. Sana ay inyong magustuhan. At okay, yun lang muna ang masasabi ko. At hanggang dito na lang muna. More power, more blessing sa ating lahat na maging maayos ang takbo ng ating buhay sa bawat araw na nagdadaan. Maging malakas tayo. Okay, thank you sa lahat. Thank you. Bye-bye. Regard sa mga taga Dubai. Mamaya i-mention ko. Thank you ha. At hindi ko lang maalala ang name mo. Okay, thank you. Bye-bye.
dito na lang muna.